Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ako si Teacher Frel, ang inyong online guro para sa Filipino 2. Ang ating aralin sa araw na ito ay nabibigkas ng wasto ang tunog ng patinig, katinig, kambal-katinig, diptongo at cluster. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Mga bata, magkwentuhan tayo. Ang pamagat ng aking kwento ay Malungkot si Lot-Lot. Isang linggo na ang dumaan nang lumipat sina Lot-Lot sa kanilang bagong tahanan. Magiging madali na sa kanilang magkakapatid ang pagpasok sa paaralan. Ngunit malungkot pa rin si Lot-Lot. Anak, hindi ka ba natutuwa sa bago nating tahanan? Ang tanong ni Aling Emma sa anak. Masaya po ako, Mama. Kaya lang ako malungkot dahil wala pa po akong kaibigan dito. Alam po ninyo, nakakatuwa kasi matutulungan na namin kayo na mabawasan ang ating gastusin dahil hindi na kami mamamasahe sa pagpasok sa paaralan. Ang wika ni Lot-Lot. Anak, salamat naman dahil iniisip mo pala ang pagtulong sa amin. Alam mo, may mga bata sa harapan ng bahay natin. Makipagkaibigan ka sa kanila. Ang wika ni Aling Emma sa anak. Lumabas ng bahay si Lot-Lot at pinuntahan ang mga bata. Kumusta kayo? Ako si Carlota Perez. Tawagin ninyo na lang akong Lot-Lot. Bagong lipat kami rito. Ako'y 8 taong gulang at dyan ako sa kalapit nating paaralan nag-aaral. Ikinagagalak ka naming makilala. Ako si JP. Magkapitbahay pala tayo. Nasa 3rd baitang na ako. Ako naman si Mimi. 8 taong gulang. Doon ako nakatira sa kabilang kalye. Pareho tayo ng paaralang pinapasukan, Lot-Lot. Ako si Dante. Bunsong kapatid ni Ate Mimi. Maari na tayong magsabay-sabay sa pagpasok sa paaralan. Dahil sa mababang paaralan ng Tagum din kami nag-aaral. Salamat sa inyong lahat. Masaya ako dahil nakilala ko kayo. Ang wika ni Lot-Lot. Walang anuman. Halika, punta kayo sa amin. May nilutong masarap na pagkain si Nanay. Sa bahay na tayo magmeryenda. Ang wika naman ni JP. Sige, magpapaalam muna ako kay Mama. Hintayin niyo ako, ha? Simula noon ay hindi na malungkot si Lot-Lot dahil may bago na siyang kakilala at mga kaibigan. Piliin ang kasalungat na kahulugan ng mga sumusunod na salita. Isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno. Una, harapan. Ano ang kasalungat ng salitang harapan? Tagiliran, likuran, unahan. Pangalawa, madali. Ano ang kasalungat ng salitang madali? Magaan, makitid, mahirap. Pangatlo, malungkot. Ano ang kasalungat ng salitang malungkot? Mahirap, masaya, aktibo. Pang-apat, ikinagagalak. Ano ang kasalungat ng salitang ikinagagalak? Ikinahihiya, ikinatutuwa, ikinalulungkot. Panglima, mabawasan. Ano ang kasalungat ng salitang mabawasan? Madagdagan, matanggalan, malagyan. Sumunod na pagsusulit. Sagutin ng opo o hindi po ang mga sumusunod na katanungan ayon sa nabasang kwento. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, si Aling Emma ba ang ina ni Lot-Lot? Pangalawa, sina Lot-Lot ba ay bagong lipat sa paaralan? Pangatlo, mabait at palakaibigan ba talaga si Lot-Lot? Pangapat, si Lot-Lot ba ay walang bagong kaibigan?
Panglima, malapit lang ba ang bagong bahay ni Lot-Lot sa kanilang paaralan? Pang-anim, marami bang makakasabay sa pagpasok sa paaralan si Lot-Lot? Pang-pito, si Lot-Lot ba ay 7 taong gulang na? Pang-walo, ang tunay bang pangalan ni Lot-Lot ay Carlota Perez? Pang-siyam, matulungin din ba sa magulang si Lot-Lot? Pang-sampu, si Lot-Lot ba ay marunong magpaalam kung may pupuntahan? Basahin ang pagpapakilala ng isang batang Muslim. Mabuhay! Nais kitang makilala. Ako si Norija, naninirahan sa isang pulo dito sa Mindanao. Maglayag at manisid ng perlas ang trabaho ni Ama sa mayamang dagat ng Jolo at Sulu. Hikaw, perlas at pulseras, pati gulay at prutas, pasalubong ni Ama sa pag-uwi sa bahay. Ang blusa kong ito, hinabi pa ni Ina para akong prinsesa sa giliw kong ina. Tanong, sino ang batang Muslim sa tulang binasa? Pangalawa, ano ang trabaho ng kanyang ama? Basahin at pag-aralan. Narito ang mga salita na nagsisimula sa titik na patinig. Ama. Ang ama ay nagsisimula sa titik A. Ina. Ang ina ay nagsisimula sa titik I. Isa. Ang isa ay nagsisimula sa titik I. Ito. Ang ito ay nagsisimula sa titik I. Ang mga salitang ito ay nagsisimula sa patinig. Katinig. Narito naman ang mga salita na nagsisimula sa katinig. Dagat. Ang dagat ay nagsisimula sa titik D. Mayaman. Ang mayaman ay nagsisimula sa titik M. Perlas. Ang perlas ay nagsisimula sa titik P. Hulo. Ang hulo ay nagsisimula sa titik J. Ang mga salitang ito ay nagsisimula sa katinig. Cluster. Narito naman ang mga salitang may cluster. Trabaho. Ang trabaho ay nagsisimula sa cluster na TR. Prutas. Ang prutas naman ay nagsisimula sa cluster na PR. Blusa. Ang blusa ay nagsisimula sa cluster na BL. Prinsesa. Ang prinsesa ay nagsisimula sa cluster na PR. Diptongo. Narito naman ang mga salitang may diptongo. Hikaw. Ang hikaw ay nagtatapos sa diptongong aw. Giliw. Ang giliw ay nagtatapos sa diptongong iw. Gulay. Ang gulay ay nagtatapos sa diptongong ay. Buhay. Ang buhay ay nagtatapos sa diptongong ay. Ito ang mga salitang may diptongo. Sagutin ang mga tanong. Ano-ano ang mga unang titik ng mga salita sa hanay A? Ano-ano naman ang mga unang titik ng mga salita sa hanay B? Pangalawa. Ano ang tawag natin sa mga salita sa hanay C na may dalawang magkasunod na katinig? Pangatlo, ano ang tawag sa mga salita na nasa hanay D na nagtatapos sa malapatinig na W at Y? Alamin natin ito. Ang ating alpabetong Pilipino ay binubuo ng mga patinig at katinig. Ang mga patinig ay binubuo ng 5 mga titik. A, E, I, O, U. Ang mga katinig ay binubuo ng 23 mga titik. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Enye, NG, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z.
Ang cluster o kambal katinig ay dalawang magkatabing katinig. Ang kambal katinig ay maaaring matagpuan sa unahan, sa gitna, o sa hulihan ng salita. Halimbawa, braso. Ang kambal katinig sa salitang ito ay BR. Ito ay nasa unahan. Biskwit. Ang kambal katinig sa salitang ito ay nasa gitna. KW. Alambre. Ang kambal katinig ng salitang ito ay nasa hulihan. BR. Ang diptongo ay mga salitang nagtatapos sa malapatinig na titik, W at Y. Halimbawa, sakay. Ang diptongo sa salitang ito ay nasa hulihan, I. Okoy. Ang diptongo sa salitang ito ay oy. Dalaw. Ang diptongo sa salitang ito ay aw. Saliw. Ang diptongo sa salitang ito ay iw. Basahin ang mga salitang nagsisimula sa patinig. Basahin ang mga salitang nagsisimula sa katinig. Basahin ang mga salitang nagsisimula sa cluster. Basahin ang mga salitang diptongo. Mga bata, sana ay marami na naman kayo natutunan sa araling ito. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam mga bata!